Hillary, let me explain. Please, Hillary. Hillary. No! Hillary! Hindi ba maganda? Hindi. Hindi talaga maganda yung kutob ko sa gusto mong gawin, Ana. Ana, marami pang ibang pwedeng gawin para mapabagsak natin si Salvador. Sige, alam, pinakamalapit na paraan para mapabagsak natin siya. Kapag nasira siya, parang sira na rin natin si Salvador dun. At ito yung naisip mong plano? Wala siya, may naasikaso. Nandito na lang po tayo. Hindi na po kaya katin sa akin. Sir Gael, I'm Stella. Dito po tayo sasakay sa kabayo. Yung iba po nating gamit, tsaka yung iba nating staff na una na po doon. Po. Ano, marunong ka sumakay ng kabayo? Hindi eh. Sige, angkas na kita. Oh, may problema ba? Sa'yo, okay lang ba? Kumapit ka mabuti. Pitan mo. Tsaka si Miranda. They're having an affair. Saan tama ang hinala ko? Nakakaiba ang relasyon nilang dalawa. Imagine, after all these years, niloko nila tayo. Hindi pa, usapan natin, ang trabaho ay trabaho. Kung ano man ang nararamdaman natin para sa isa't isa, kung ano man ang relasyon natin, dito dapat makalabas sa apat na sulok ng bahay mo. Anong nangyari? Oo. Tama ka, kasalanan ko. Pero wala namang magagawa kung ibubuhos mo sa akin yung galit mo. Hindi lang si Hillary yung problema natin. Si Ana pa. Importante si Hillary sa akin. Hindi mo alam kung gaano siyang kahalaga sa akin. Kung ikaw tatahimik mo, kakausapin ko siya. Huwag na! Huwag mo subukan! Ako lang bahala dito. Ayusin mo ang kalat mo, ha? Kapag niloko ka ni Gael, anong reaksyon mo? I know that boy all too well, Samantha. Mana siya sa nanay niya. Pagdating sa asawa ko, hindi ako papayag na maagaw siya sa akin. Handa akong manakit sa kahit na sino mong gagawa nun. Pasensya na lang sa babaeng susubok na agawin siya sa akin. Wow! Ana, pagpilang ko ng tatlo, kailangan nating tumulot. Huh? Kailangan nating tumulot sa kabayo. Isa, dalawa, talon! Sandali. Sandali, huwag mo gagalawin. Baka mamaya ko ano yan eh. Nakahaw tayo ng tulong. Ako problema, wala tayong signal. Ikaw? Wala rin. Sandali, huwag mo gagalaw. Ako na, ako na. Tatanggalin ko lang to, ah. Kailangan na natin secure to. Sa mga natutunan yan. May-ari kami ng ospital, diba? Kasama sila na Gael ngayon sa medical mission, eh. Oo. Nag-aalala ka. Siyempre, Tay. Eh, magkasama sila ngayon nung wala ako. Baka mamaya, ano naman gawin ng Gael na yun kay Ana, painumin na naman ng kape. Eh, ba't pumayag kang magpaiwan dito? Eh, yun kasi ang gusto ni Ana eh. Dad. Yeah.
tayo sa lotery. All these years, nagbubulag-bulagan lang ako, Salvador. Ha? Pinagkatiwalaan kita. Tiniis ko si Miranda dahil alam ko malaking parte siya ng buhay mo. Nagtiis ako sa mga oras na kasama mo siya, imbis na ako. Dahil alam ko na kailangan mo siya. Tapos ito talaga ang igaganti mo sa akin, ha? Okay, mali ang ginawa ko, pero maniwala ka, wala kaming relasyon ni Miranda. Yung nakita mo, yun lang yun. Hilary, ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo ako, hindi mo ko lulukuhin. Tapos na, Salvador, ang pagpapakatanga ko sa inyo. Eto, suotin mo itong jacket ko. Thank you. Wala pa rin signal. Mukhang kailangan natin magpalipas ng gabi dito. Joke ba ulit yun? Sana. Si Stella po, yung asawa ni Xander Guerrero. Wala na siya. Ano ibig mo sabihin wala? Dahil patay na siya. Paano patay? Namatay daw po sa lung cancer. 3 taon na nakakaraan. Nandito po ako ngayon sa harap ng punto niya. Ibig mong sabihin, yung babaeng nagpapakilala bilang si Stella. Ipapanggap lang po yun. Baka nga siya si Ana di masalang. Si Stella. Siya si Ana. What? Nagkamali ako. And? How can you be so sure this time? Dahil nalaman ko. Si Stella, patay na siya. 3 taon na siyang patay. Hindi pwede, Ma. Hindi pwede mangyari ito. Masyado nang nakapasok sa buhay natin si Stella. Hindi siya pwede maging si Ana. Yes, we need to do something. Kailangan mailayo natin si Ana kay Gael. Samantha, hindi pwedeng malaman ni Gael ang ginawa natin kay Ana. Dahil kamumuhian niya tayo, pwede ko na tapusin ngayon lahat. Walang makakaalam ng gagawin ko sa'yo. Hindi ka pa ba natuto sa mga nangyari sa'yo noon? Kaya hindi ka nakakapag-desisyon ng tama. Lagi ka nagpapadala sa emosyon mo. Kaya ka nga muntik mamatay, hindi ba? Lagi ka nagpapadalos-dalos. Kinalaban mo sila, Salvador. Hindi mo malang inisip kung ano mga posibleng mangyari. Namatayin tayo ng anak. And when that happened, you became distant to me. Nagluluksa ako noon, naintindihan ko. Hinayaan kita. Tapos nag-ampun ka ng bata. Binuhos mo ang atensyon mo sa batang yun. At ako, nasaktan din naman ako sa nangyari. And it so happened that Miranda was there. She was always there. Anong sinasabi mo ngayon? Ano? Kasalanan ko pa lahat ng ito? What? Salvador? Di ba ako? Ako ang asawa mo? Di ba dapat sa akin kayo nagbubuhos ng sama ng loob? Di ba dapat ako ang kinakausap mo sa mga ganyang bagay? Hindi yung kumakapit ka kung sino-sino? Paano kung makukuha ang tiwala mo ulit? Alam mo ang dapat mong gawin. Alam mo yun. You have to get rid of her. Alam mo, ang tagal na ng pagsasama natin. Pamilya na tayo. Mag-asawa na sina Gael at Samantha. Please, huwag natin
sirain ang samahan natin with a foolish mistake. Hilary, I'm going to fix this. Sige, let's fix it. Oh, wala na. Wala na. Sige, kami. Sino ba yung mga yun? Tsaka, ano ba itong dinideliver natin? Alam mo, bata, dito sa trabaho natin, wala nang maraming tanong. Pasalamat ka, binabayaran ka. Naninigurado lang naman ako, kuya. Maya-maya, bawal pala itong ginagawa natin. Bawal? Ano ka ba? Magagamit lang yan sa minahan. Walang iligil dito. Kaya sabay na tayo magpahinga. Akala ko ba nagkaunawa na tayo? Oo. Nagusto natin ang isa't isa. Hindi yun ganun, Yvonne. Sandra, ano yung ibig sabihin ng surveillance? Nandun tayo? Magkaibigan lang tayo. Walang ibang ibig sabihin yan, Yvonne. Hindi ba malinaw yan? I've been calling Gael, pero hindi ko siya makontak. Ano ba, pauwi na ba siya? Ma'am, yun nga po yung problema eh. Hindi pa rin po siya nakikita. At saka, ma'am, hindi din po namin siya makontak. What? Eh, ma'am, kasi po kanina pa po nawawala si Sir Gael. Una po kasi silang umalis ni Ma'am Stella. Pagkatapos noon, hindi na namin sila makita. Kasama ni Gael si Stella? Salamat. Sorry na rin pala. Hindi ko lang akalain na hihingi ka ng sorry sa akin. Sa lahat ng ginawa mo sa akin. Oo, matigas ang ulo ko at pag may desisyon akong naisipan, ginagawa ko. Pero alam ko naman pag mali ako at marunong rin naman ako humingi ng dispensa. Ibig sabihin ba ng malinaw na sa'yo na hindi ako si Anna? Oo. Oh. Ewan ko ba? Tuwing tinitignan kita si Anna yung nakikita ko. That's insulting. Lagi mo sinasabi na maluloko yung babaeng yun. Oo. Pero minahal ko naman siya. Ano ibig mo sabihin? Anna was... it's a breath of fresh air. Lumaki ako na may plano sila mama at paninong sa akin, pero nung dumating si Anna sa buhay ko, parang may ibang mundo siyang pinakita sa akin. Pero nagkamali ako sa kanya. Katulad rin pala siya ng ibang tao. Ginamit nila ako para maging malapit kay Paninong at sirain siya. Dapat talaga nakinig ako kay Paninong at Mama eh. Gael, buhay mo yan. Ikaw dapat ang nagdidesisyon sa lahat ng ginagawa mo. Ano nangyayari dito? Anong ginawa ninyo sa asawa ko? Teka, ano pinagsasabi mo? Nawawala ang asawa ko at kasama niya si Stella! Ano? Teka, paano nangyari yun? Eh, sir, nauna po kasi silang umalis kanina. Hindi na din po namin nasundan. Xander, where are you going? Hahanapin ko sila. Paano mo ako hinahanap? Hindi na importante yun. Ano ba nangyari? Paano kayo napunta dito? Nahulog kasi kami sa kabayo eh. Umulan bigla kaya naghanap lang kami ng silong. Ah, saktan ka ba? Nungay mo kayo. Tara na. Umuwi na tayo. Tandali. Paano si Kat? Hindi na. Sabihin na lang yung mga staff ko na balikan ako dito. Tuluan na kita. Marami na nag-aalala sa ito. Ay, ang dami.
thank you so much for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.